Ang sumbong po kasi ng ating caller na si alias Vince. Ha? Patuloy pa rin daw ang relasyon ng jowa niyang si alias May sa ex niya na. Nakatrabaho rin daw nito. Kaya hindi raw kasi naging malinaw ang paliwanag ni May sa kanya kung bakit nagawang maghiwalay itong si May at yung ex niya, nakatrabaho niya. Kaya ngayon, si Vince hindi maiwasang mag-alala na baka anytime ay hiwalayan na naman siya ng kanyang jowa na si May. Dahil nga po sa nangyari, apektado na rin ang focus nitong si Vince. Okay, maging ang kanyang apektado na ang kanyang focus sa trabaho pati ang kanyang self-esteem. Kaya eto na, ano ba ang gusto talagang isumbong, itanong sa atin itong si Vince? Alamin na po natin, Vince, magandang tanghali sa iyo. Hello po, magandang tanghali po. Linawin ko lang ha, Vince, ikaw ba yung girlfriend mo at yung ex ng girlfriend mo magkakatrabaho, nasa isang trabaho lang kayo? Yes po, tito po. Bali, sila na lang is magka-work po sa isang company. Yan. Pero bago tayo magpatuloy, ano, Kuya Poy lang, ha? Huwag mo muna akong i-promote sa Tito Poy, ha? Oo, huwag muna. Oo, maghintay ka pa. Tito Poy na lang po. Hindi, ilang taon pa yun. Hindi ka... Ay, naku, titigilan natin itong pag-uusap na to. Ayan, hanggang kuya lang muna tayo. O, kuya lang tayo. Eh. Ayan, okay. Sige, alias Vince. O, ganito. Bakit takot ka? Dahil ba nakikita mo na sweet pa rin itong si May doon sa ex niya? Magkaiba ba kayo ng department? Di mo ba siya nakikita? Bali po kasi kahit off-work na po sila, if minsan nahuhuli ko silang magka-chat po, gano'n, magkausap. Oh, nag-chat-chat, magkausap ng personal, yes, sa trabaho? Sa bali po, minsan sa personal po, minsan sa phone. Oh, sandali, ganito. Kasi magkakatrabaho kayo, di ba? Baka naman yung mga chat na yun, kailangan sa trabaho. Kailangan ba? Kung sa akin naman po, kung on work, okay lang naman po. Pero minsan po, kahit sabi na, magkausap sila. Oh, hindi. Yung bang pinag-uusapan tungkol sa trabaho ninyo o hindi? Ayun po, sabi po nila, tungkol sa trabaho. Mm. Pero I doubt it. Kasi, kumbaga, pag off-work na po. Oo naman. Sana. Oo. Pero ikaw ba ay sumubok ng, sige nga, patingin nga ng conversation ninyo? Bali, hindi pa naman po. Pero once na pag ina-ask ko sila, walang ingiti-ingiti lang, ganun lang po. Sabi mo sila, so nakakausap mo rin yung ex nitong si May? Bali po yung sa kanya po. Sa kanya na talaga. Ah, kay May kailangan lang. Kailangan nakausap po talaga. Okay, kay May ka lang. Kaya nga po nagugulat ako minsan pag ganun. I-ask ko, ano pinag-usapan niyo? Walang ingiti lang siya. Ano yung nakakabahala sa akin? Anong ngiti? Yung ngiting may kilig? Ngiting may mali siya? O ngiting aso? Ano ba? Ngiting aso, ewan po eh. Hindi naman siguro ngiting na stroke. Oo, ang iwi na yun kapag kaganoon. Oo, hindi naman. Parang... something's off. Okay? Hindi naman natin i-invalidate yung ano mo, no, yung gut feel mo. Ayan, para may nararamdaman kang iba, pero bakit hindi mo subukan nga sabihin mo lang pasilip nga, ano ba ang nilalaman ng convo ninyo kung talagang trabaho pa 'yan? Subukan mo. Bali, Kuya Poy, sinubukan ko dati. Pero wala naman din po, kumbaga. More on work yun talaga. Okay, so nakita mo yung pag-uusap nila. It's about work. Okay, it's about work. Pero yung nature ba nung trabaho nga ay nagre-require na magkaroon pa rin sila ng chat. Sometimes, opo, aminado ako doon. Pero ang kinakabahala ko lang po kasi is, ngayon nga po kasi ex niya. Ay, so, nandun talaga, oo. Gaano ba sila katagal nung ex niya, Vince? Ha? 4 years? 4 years. Tapos ikaw, kailan lang kayo naging kayo ni May? 8 months pa lang po kami. Ay nako, syempre so, yung nakakabahala ako, Kuya Boy, baka magkati pa lang dalawa ulit and iwan ako. Ayun po ang nakakabahala. Pero alam mo, no, imbis na nagfo-focus ka sa kung ano yung pwedeng maling mangyari sa kanilang dalawa, ikaw ba ginagawa mo naman ang lahat para maging mabuting at responsableng boyfriend para dito kay May? Opo.
Lahat pong ginagawa ko naman yes. sa kanya. Kapag ka ba magkasama kayo, nararamdaman mo naman ba sa kanya na talagang ang buong atensyon niya ay nasa iyo lang rin? Bali po, Kuya Boy, minsan, ay madalas po, magkasama kami, pero madalas din hawak niya yung phone niya. Pagkakanya mo sa labas, okay, switch niya sa akin, pero maya-maya, yung phone niya hawak na niya. Doon ako nababahala. Okay, pero syempre, ganun naman talaga eh, no? Wala ba siyang bag? Regaluhan mo na kaya ng bag para may paglagyan ng phone, di kaya? Kung pwede nga po, sana. Kuya po, yung pag-anikaden eh. Oo. O kaya, tara, labas tayo pero iwan muna natin sa bahay yung cellphone natin. Di ba? Para hindi kung hawak. Kung pwede nga, kuya po, ganoon na lang. Talabas tayo, tapos cellphone sa labas eh. Correct. Ayan. So, but of course, you don't require someone na iwanan mo yung phone mo dahil nandito naman ako. Pero, I mean, kaya nga tinatanong ko sa iyo ito, no? Yung nature ng trabaho niya, baka kailangan niya rin kasing i-coordinate, ganyan, maka, ano ba siya, nagdi-dispatch ba siya ng kung anong produkto, di ba? In coordination sometimes with the ex. Di ba? Yun nga eh, hindi natin alam eh. Di ba? Kaya ikaw, mas alam mo kasi magkakatrabaho kayo, ayan, kung reasonable ba na from time to time, eh talagang sisilip siya sa cellphone niya. Ayan, na hindi mo dapat damdamin. Kasi, kung, at mas maganda rin, ano, na maging transparent siya sa'yo. Di ba? Why don't, kaya nga, why don't you suggest na, sige nga, ano ba yung, ano mo, baka pwede naman makita, o, ito, tungkol sa trabaho, ka-message ko yung ex ko, pero tungkol lang to sa trabaho. Ayan, if only to give you the assurance na walang ano to, trabaho lang, trabaho lang. Di ba? Opo, Kuya Boy. Pwede mo bang hilingin sa kanya? Feeling ko pwede naman. Di ba? If only to assure you na totoo yung mga nangyayari at yung sinasabi niya para mas maniwala ka. Kasi kung ano no, kung yung ganyang hiling naman ay hindi niya mapagbibigyan, well, maybe hindi pa rin natin napepwedeng ano kasi baka naman ikaw, baka lahat naman na nag-message sa kanya, gusto mo nang kalantariin yung phone niya. 'Di ba? Gusto mo nang likutin ng likutin. Eh wag naman tayo ring darating dun sa puntong 'yun. Oo, yung sobrang pagseselos naman, nakakasakal din 'yun. Ano no, Vince? 'Di ba? Kaya maghinay-hinay ka lang. After all, 3 months. Ay 3 months talaga nandiyan yung kilig, nandiyan yung ano, plus 'yun nga lang ano, medyo nandiyan din eh, nasa paligid lang din yung ex niya eh. At alam ko na malakas din yung pakiramdam mo na baka iwan na naman ako nito, pabalik doon sa ex niya. Kaya tinatanong ko sa iyo kung kumusta ba siya kapag ka magkasama kayo, dapat ay nasa iyo naman yung attention niya. Maayos naman siya kausap, hindi naman parang ginagawa kang panakipbutas, ganyan. Maayos naman po siya kausap po. Maayos naman po. Pero andun pa rin po yung doubt ba rin, siyempre. Yan. So sa tingin mo... Kaya naman po, kung kayo nasa senaryo ko, iba'y kakabahan o mag-doubt na... Alam mo, niya, usap niya, kasama namin sa work like that. Alam mo, nangyari na sa akin yan, ano, Vince? Pero sabi ko nga, imbis na magselos ako, gagawin ko na lang yung part ko bilang maayos, mabuti na boyfriend. Nangyari na sa akin yan eh. Di ba may pinagseselosan ako? The problem is not, ay hindi doon sa pinagseselosan ko. Ang problema ay nasa akin dahil nagseselos ako. Di ba? Lalo wala naman silang ginagawang masama. Kaya mas in-improve ko na lang yung sarili ko. You focus on yourself. Di ba? At kung papaano mo ipipresenta yung sarili mo doon sa girlfriend mo na wala siya magiging dahilan para bumalik pa doon sa ex niya. Why don't you do that? Di ba? Oo, but wag lang yung trying hard and trying hard din, ha? O yung kaya lang. Okay, Vince? Opo. Alright, ayan, maging sigurado ka sa sarili mo. Oo, wag ka masyadong ma-insecure. Pero sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Baka may gusto kang sabihin dito kay May. Sabihin mo na. Go, Vince. Bale eh. May kahit seloso akong tao or nag-doubt ako sa inyo ng next mo, same, nandito pa rin ako para sa'yo. I try to improve myself na hindi magselos. Then, sana naman kasi gusto ko is assurance lang talaga na walang mali siya or something else. Yun lang po para sa akin.
Yun. Okay. Maraming salamat sa iyo, Vince, ha, sa pagtawag sa amin. And good luck. Kaya galingan mo, okay, ang pakikipagrelasyon kay May. Huwag mong bigyan ng rason na bumalik pa siya doon sa ex niya. Okay? Apo, Tito Poy. Maraming salamat po, Tito Poy. Kuya Poy! Oo. Kuya Poy. Huwag muna ako i-promote sa Tito. Sige po, Kuya Poy. Sorry po. Thank you, Vince, ha.